Nakakatuwa kasi with this kind of product pre-production, ano talaga, napapaigting yung ano yung collaboration. Hey, Antonio. Alan. Hello, good afternoon po. Hi. Ayun. So, hello, my po. First question lang po is for Direct Zig. Tanong ko lang direct kung tanong ko lang direct paano niyo hinandle yung mga ano dito. Parang kung kailangan ng mga scenes na medyo intimate or kailangan ng contact, paano yung naging work around niyo po? Ah, okay. Dun sa ano baka hindi na kasama makapagsalita mamaya, joke lang. Ano na, isang bagsakan na. Before kasi bago kami mag-shoot ng ano ng The Promise, nakapag-shoot na kasi ako ng tatlong episode or apat na episode for magpakailanman. So parang somehow nakapag-practice ako. Ganun din, ang taas-taas din yung level ng anxiety ko na sa labas noon. So habang nag-shoot doon sa ano, doon sa magpakailanman, parang wala eh, parang kailangan, sabi nga nila, hindi naman nawawala yung anxiety, nandyan lang sa paligid. Ang kailangan mong kontrolin ay yung kung paano mo siya ititreat, yung parang ganun. So, china-challenge ko lagi yung sarili ko na hindi, kailangan. Tapos, na nung binigay na itong The Promise na to, parang somehow, ready na ako. Hindi na yung, hindi na ganun kataas yung, ano, yung level ng anxiety, parang ganun. And then one thing na katulad ng nasabi kanina ng mga artista, one thing na sobrang na-appreciate ko dun sa paggawa ng The Promise ay sobrang nabigyan ng pagpapahalaga yung pre-prod. Sobrang yun, feeling ko kasi minsan taken for granted yung pre-production, lalong-lalo na dun sa mga series, lalo na sa TV, parang ganun na late nyo makukuha yung script, yung parang gano'n. Tapos, even ikaw, ako bilang director, paano mo gagawin yung assignment mo? Parang gano'n. Na, ang dami-dami mo kasing factors na ano na iniisip pagdating dun sa set na. Paano mo gagawin yung assignment mo? Parang gano'n. Eh, dun sa ginawa namin The Promise, during pre-production, ang daming beses namin nabasa yung script. Siguro mga lagpas sampo. Parang gano'n. Na parang, upuan namin with artista. For sure, syempre, bago mo upuan with the production, kailangan nabasa ko muna yun para hindi naman ako magmukhang pangasarapan nila, di ba? Tapos, basahin mo yun ng tatlong beses with the staff, with the artista. Tapos, each department din, kailangan nyo rin isa-isahin yung eksena, parang ganun. Tapos, nakakatuwa kasi, with this kind of pre-production, ano talaga, napapaigting yung ano yung collaboration. Hindi lang dun sa production, kundi sobrang na-appreciate ko na ginagawa din kasi naman namin dun sa paggawa ng pelikula yon with the actors. Na parang somehow, lahat na ng eksena na pag-uusapan nyo na dahil yung buong script nasa inyo na eh. Tapos, napipinpoint nyo saan yung turning point emotionally at kung saan yung journey ng ano ng bawat character. Sobrang malinaw na ano na napag-uusapan. Kaya pagdating dun sa set, minimal na lang yung usapan. And yet, alam mo, after ko nitong week lang, mag-preview ng ano, lahat ng episodes, yun yung beauty ng ano ng nagagawa ng collaboration na syempre nag-usap na kayo ng artista, okay na yung atake. Tapos nung ginawa na nila dun sa set mismo, may iba pa rin nadadagdag. Tapos na-amaze ka lagi kasi parang yung naidagdag na yon, eto yung sila eh. Hindi yung sinabi mo lang nagagawin, 'di ba? Yung parang ganoon. Doon na pumapasok yung ako bilang direktor, siya bilang artista. Tapos kapag pinagsama mo yung dalawa, parang ang galing ng combination. Tapos doon pa dahil nga napag-uusapan niyo lahat, hindi lang siya basta dictate ng dictate, parang gano'n. Nagkakaroon kayo ng time na mag-usap ng artista na ano ba sa tingin mo yung dapat na treatment dito in relation dun sa character. Ako kasi bilang director, naniniwala ako na syempre hindi nang gagaling sa'yo solely kung ano yung dapat gawin ng artista. Kasi una-una sa lahat, maliban sa trabaho nila yon, craft nila yon. Kaya sila naging artista, di ba? Parang gano'n. Naglalagay, nag-aambag sila ng talent nila doon. Hindi lang siya basta
work ng work, kailangan kumita. Yung parang ganun. Hindi eh. May dahilan kung bakit sila yung nakuha. May dahilan kung bakit sila yung nandyan. Parang ganun. Tapos, na-amaze pa rin ako hanggang ngayon. Kanina nga katatapos yung preview. Natutuwa ako somehow kasi nagustuhan siya ng mga boss. Sobrang nakakatuwa kasi parang somehow, kahit na ang hirap-hirap mag-shoot, sa totoo lang, during pandemic, kasi ako bilang director, parang iisipin mo, maliban doon sa iniisip mo yung safety, yung kalusugan ng hindi lang mo, kundi lahat ng taong nasa production. Tapos, may time limit pa yon, di ba? Kasi parang dapat hindi mo nagagasgas yung mga tao kasi nga bababa yung ano, immune system nila, parang ganon. And then, maliban dun sa dalawang yon, syempre, hindi na natin pag-uusapan yung tungkol sa budget. Tapos kailangan mong isipin na somehow yung magagawa ninyo ay may quality pa rin. Na mararamdaman ng mga tao na pag napanood nila, parang hindi nagkaroon, parang walang pandemic, parang ganun, parang walang problema, parang ganun. Pero mahirap kasi talaga siya. So kailangan yun yung ina-achieve, parang inaano mo yon, na balance mo yon na kailan ka magmamadali, kailan mo tututukan yung artista, kailan mo tututukan yung shot mo bilang ano, director, yung parang ganon. Kasi ang dami-dami na tapos may mga times na it was written na supposed to be ito yung gagawin ng mga artista para for their character. Kaso feeling mo, shit, pagod na yata sila, yung parang ganon, or wag na nga ito, palitan natin yung blocking, yung parang ganon. So mabuti na lang at yung mga naging artista namin ay ayan, sina Paolo, sina Ya, si Ben, si Ate May, tapos si Andrea, na sobrang ano sila, parang collaborative, and at the same time hindi pabigat, charot, nag-name drop kasi sa isipin mo kung ano, kung medyo mabigat yung working environment, tapos ang dami pang factors involved, parang paano nyo matatapos yon? At hindi lang basta matapos, kundi kailangan matapos siyang maganda. Kasi unang-una sa lahat, nagbabalik yung GMA eh. Tapos kami yung unang-unang sinalang. So, ang lahat, hindi naman pwedeng yan na yon. Parang okay na yon kasi alam naman nilang may problema. Hindi pwede eh, parang ganon. Kasi parang, pag pinanood na kasi ng mga tao yan, ako pag pinanood ko na during post-production, hindi mo na naiisip yung ano, yung environment that time na nagsushoot kayo, parang ganon. So yun, mahirap sa totoong buhay, pero kapag napanood ninyo, uy, panoorin nyo guys yung ano, yung episode. Nakakatuwa kasi ano siya, parang worth it siya. Parang katulad ng sinabi ni Andrea kanina, nakakabitin, tapos parang gusto ko pa ulit ng ganito. Gusto ko din sila pa din yung artista, yung parang ganon. Kasi parang nakakatuwa eh na na-define yung ano, yung emotional journey ng bawat characters. Kaya yung tanong kanina din kay Paolo, sususugan ko lang na bagamat kwento ito ni ano, ng character ni Paolo na namatayan ng asawa, tapos sobrang nag-grieve siya, tapos pinuntahan siya ng pinsan niya, parang ganun, kasama ng girlfriend niya, and then all of a sudden sumasanib yung asawa niya dun sa ano, dun sa girlfriend ng pinsan niya. Tapos doon magsisimula yung lahat ng kwento. Tapos parang umiikot yung kwento doon sa utak ng character ni ano, ni Paolo. So darating yung point na hindi mo alam kung totoo ba itong nakikita natin or hindi. It really talks about deception. It's about reality, yung parang ganon, na parang, and then syempre yung sinabi ni Paolo kanina, bagamat hindi mo alam kung alin yung nakikita nating katotohanan, bandang dulo mahahanap natin yung katotohanan hinggil sa kung ano yung tunay na kahulugan ng pag-ibig, parang ganon, mula dun sa iba't ibang perspective ng bawat character. Kasi dahil nga during ano, nagkaroon kami ng script reading na himay-himay namin yung ano, yung bawat characters, nalilinawan yung bawat character, yung bawat artista dun sa journey ng ano, ng character nila, kaya tuloy yung thread ng character nila it can stand alone, parang kwento siya mismo. So kapag tinanong natin yung kwento ni ano, ni Andrea, iba yung isasagot niya dun sa sinagot ni Paolo kanina, kasi malinaw yung kung saan nagsimula hanggang dulo, tas kung ano yung conflict nila emotionally and
yung physically dun sa journey ng character nila, parang ganon. Shit, nawala ayata ako dun sa question. Pero parang ganon, all in all, parang actually, ganon. Actually, wala kang sinagot dun sa tanong. Kaya para na lang sa mga susunod pa, di ba? Baka mawalan sila ng ano na. Baka mawalan ako ng time na magsalita. So, naka-record naman direct, so pwede na isan sa lahat. So, yun. Yun, yung ano, nasabi ko naman, Paolo, ikaw naman, yung handling. Hindi, joke lang. Sa next stop natin, direct, ito na rin gagamitin na sagot. Papanood na lang ulit sa kanila. Ito ang nakakatuwa pa, Alan, kasi parang natuwa ako na even yung practice na ginagawa ko pag gumagawa ako ng pelikula ay somehow nadala ko siya ngayon dun sa paggawa ng TV. Parang ganun, na nakakatuwa, sabi nga ni Paolo, na sana hindi siya matapos doon lang. Sana mas maging gawing practice na talaga yung ganitong ano sistema, kasi nakakatulong siya sa lahat eh. Nakakatipid siya somehow dun sa production kasi alam na lang lahat, pinag-usapan na namin lahat ng shots, nagkaroon kami ng shot listing day, parang ganun, ayun yung fitting day sinabi ni Yas kanina, tapos yung artista, tapos na ano pa nga ako eh na gusto ko pa nga mag-attempt dati na kausapin yung mga artista isa-isa eh. Kaso parang sobra na yata. Baka mamaya sabihin nilang okay ko na. Yung parang gano'n. Ayun. Thank you. Ang haba ng sinabi ko. Ayun. Tapos may question naman for the cast members. Kasi kanina nabanggit ni Yasmin na parang importante sa inyo yung parang lagi kayo nagkukumustahan. Ganyan. So tanong ko lang kung paano nyo, kumbaga, inalagaan din yung mental health nyo amid all that's been happening? Paano nyo nilagay yung isip nyo sa right parang place para magtrabaho, para makapagbalik uli sa ano, sa pag-arte? Ano. We can start with Yasmin. Sa akin naman, ano, bago ako umalis kasi sa house, syempre yung ginagawa naman namin na everyday na nag-reading kami. So yung pag-iisip mo, nandun ka na sa state na okay, malapit na ang taping. So parang deep inside, napapaghandaan mo na okay, lalayo na ako sa pamilya ko. Malalayo na ako ng isang linggo. Nandun na yung preparation sa mental state ko na parang, okay, eto na, aalis na ako. Eh, layo pa naman ang location namin. Tapos nung pagdating doon, mahina yung signal. Yun yung nakakalungkot doon. Yung parang first few days na parang hindi ka makahanap ng wifi, hindi mo sila makamusta, hindi mo masabi na, oy, okay lang ako, nandito ako sa taping, nakakapag-taping kami. Buti na lang nandiyan si Ate May. Sinabi niya sa akin, may wifi ako. So nagpahiram siya sa akin ng wifi. Sabi ko sa kanya, oy, thank you talaga. So doon ko lang natawagan na si Pangga at si Ayesha. Nasabihan ko sila na, oy, okay lang ako dito. Tapos yung ano din doon, yung medyo challenging din doon, yung pagbalik mo sa house. Kasi nag-undergo din kami ng self-quarantine. Para din naman sa amin lang, personal lang naman. Para nagstay lang muna kami sa room, tapos hindi kami nakihalubilo like sa family namin, para lang safe lang yung ano lang, medyo parang yung mind mo clear lang na okay, ginawa ko yung mga safety protocols pati sa sarili ko, para rin maging safe yung family. So parang ganun, prepare mo talaga yung sarili mo sa ganitong medyo mahaba yung process eh, para makapag-taping ka ng kasi may swab test pa yon. So ang daming process bago yung linggong yon. Parang all in all, parang 1 month preparation para sa isang linggong taping. Okay, so si Andrea naman, may mga feeling of na-down din ba or paano yung... Sa akin, I guess ang pinaka-important kasi yung trust eh. Kasi sa totoo lang, sa nangyayari ngayon, ang dami mo naman talagang pwedeng isipin eh. Pero ako parang ang ginawa ko na lang mindset is hindi kailangan binigyan kong tiwala yung mga tao na ready sila na mag-taping, tapos tiwala na rin sa mga iiwan ko sa bahay na kung ano man yung mga kailangan din nilang gawin, magagawa nila kahit na wala ako doon. Tapos parang ako kasi mas nakatulong sa akin na one day at a time ko siya titingnan. Kasi yung parang, 4 days ako mawawala, ganyan. Mas ano ako, yung parang
per day lang talaga. Basta gusto ko lang magampanan yung responsibilidad ko bilang artista, kung ano yung mga kailangan ko rin gawin para maprotektahan yung sarili ko tsaka yung mga kasama ko. So, mas light yung naging dating. Actually, therapeutic pa nga for me kasi syempre, hahanapin mo na rin yung trabaho, naghahanap ka na rin ng outlet. So, nung nag-taping ako, actually, nakabuti siya sa akin. Parang after, ang sarap-sarap sa pakiramdam, napaka-fulfilling. Ang saya-saya ko na parang nakagawa ka ulit ng something na, alam mo yun, ilulook forward mo. Syempre, na-excite din kaming mapanood to. Na-excite kami na may bago kaming mabigay sa tao. Kaya very grateful ako na napili ako for this project at naging maganda yung experience ko dito. Ang pinaka-nahirapan lang ako yung quarantine na sinasabi ni Yasmin. Ginawa ko rin kasi yan after 7 days akong nasa kwarto lang. So parang ang kilos ko, kala mo meron akong COVID pero wala naman. Just to be sure lang kasi ang kasama ko sa bahay, seniors tsaka PWD eh. Doon lang ako nahirapan kasi iba yung ma-quarantine ka sa bahay mo. Iba yung nasa kwarto ka lang talaga. Nakakalungkot talaga siya. So yan, after naman bumawi ako, I spend time with my family. Talagang gumawa kami ng maraming bonding activities. So yan. Feeling yung parang so near yet so far. Parang nandiyan na yung pamilya mo, nandiyan lang sila sa labas ng kwarto. Pero yung na-excite ako na parang okay, after 5 days, mayayakap ko na yung anak ko. Ganong yung feeling. Parang OFW na hindi ko malaman, tapos nag-video call kayo. Eh, nasa loob lang naman kayo ng bahay. Para lang manipit. Totoo! Alam, share ko lang, naiyak ako sa mom ko, yung pag sumisilip siya sa kwarto, nakaganon lang siya sa pinto. Kasi di ako malapitan. Tsaka yung pababa ka ng, kunyari, kailangan mo talagang bumaba. Kasi kunyari, 12 midnight, wala ka mautusan, kailangan mo inunod ng tubig. Yung nakamask ka, tapos lahat ng hawakan mo, i-disinfect mo. Pero ano rin naman, at least, maganda rin naman talagang gawin yon para wala ka nang talagang iniisip. Wala nang gugulo sa utak mo. Oh, so kayo, yung bata, kunwari, di ba yung anak ko, kunyari, lalapit na siya, mama, ganyan, nakakadurog lang ng puso na parang yung anak mo, gustong-gusto ko nang i-hug, pero parang, huwag ka lalapit kasi naka-self-quarantine ako, anak, ganyan. So parang, syempre yung bata, pinipigilan niya yung sarili niya the whole time. Ang ginagawa ng anak ko, kinukuha niya yung pillow, tapos sinahug niya, ganyan. Yung manari, ako daw yun. So, alam mo yung feeling na parang nakakadurog ng puso naman to. Parang gusto ko na siya i-hug, pero hindi pa pwede. Ganun lang din. What about si Ben? Before the taping, during the first few months ng quarantine, you really have to listen to yourself, even to your body. You have to really be kind to yourself na parang, I'm used to going to the gym pretty daily. Tapos, yung nag-quarantine, I kind of, binigyan ko yung time ko na makapag-relax ng konti. Yun naman yung namod ng, yung pinag-uusapan namin lang sa taping, yung K-drama. So, lahat kami, pati production, yung pinag-uusapan namin. ano na napanood namin during the quarantine. So, ganun. You really find time to relax. Tapos, doon naman din yung process na yung mahanap mo na, sige, kailangan ko na mag-create. Gumawa kami ng usapang artista na online show. So, mahanap mo talaga siya. Para talaga siyang proseso. Yung wave lang naman. Sasakyan mo lang siya. Tapos, actually, yung sa taping, madali na siya. Tapos, actually, yung pinaka-sign of success ng taping was finding out after na lahat negative. Sobrang ang gumaan yung loob ko noon na ang saya noon na kasi successful nga yung nangyari sa taping, during the taping, tapos naging na stamp of approval yung nalaman namin na walang positive sa ni isa dun sa ano. So ang laking ano noon, laking pagaan. Tapos yun nga, after that, now parang tuloy-tuloy na tayo. So si Miss May po. Yes, hello sir. Opo. Sa akin po, yung taping na to, nakatulong siya sa mental health ko. Para bang may pagkakataon doon na nakalimutan ko na may pandemic. Kasi thank you for GMA kasi nag-provide sila talaga ng isang magandang location na
kahit alam mo sama-sama kayo at alam mo may pandemic, pero nakatulong yung bumalik ka ulit sa trabaho. Kasi for ilang years, salamat sa Panginoon, kasi tuloy-tuloy yung trabaho, tapos biglang nag-shutdown. Parang lahat naging pantay-pantay, lahat tumigil. Well, tumigil ang galaw lahat. So, ang laking tulong niya, ako, kailangan ko to kasi kamusta na ba yung mental health mo? Kasi physical, ayos ka naman. Spiritual, parang mas pinalakas mo kahit papaano yung pananampalataya mo kay God. Pero yung mental health mo, parang dito, na-check ko siya kasi ito yung ginagawa ko almost palagi eh. So, sobra siyang nakatulong. Yun nga po, nakatulong siya dahil kahit sandali, nakahinga ka na kahit konting araw lang, nakalimutan ko talaga na may pandemic. Pero, everyday, at saka alam kong 4 days lang naman to or 3 days lang naman to at matatapos. So, ang kailangan ko lang gawin is to protect myself and be mindful kung ano yung mga kilos ko, anong mga galawan ko dito. Pero, speaking of mental health, talagang nakatulong po siya. Okay. Si, ano naman? Paolo. Malaking bagay yung buong pandemic. Sabi ko nga malaking bagay na may baby kami sa bahay. So it really kept us sane. More than the staying sa bahay, mas nahirapan ako nung iiwan ko na sila eh. Kasi syempre 6 na buwan yun na araw-araw talaga kami magkasama. It wasn't the first time na umalis ako sa bahay nung taping na to. I did one shoot muna na kami lang na boy to. Nag-drive ako, umiyak ako eh. Kasi talagang hindi ako sanay, bigla akong hindi nasanay na hindi ko na sila kasama. Pero itong show namin, napaghandaan to. Napaghandaan ko siya mentally, napaghandaan ko yung bahay na since alam mo kung kailang kaalis, so medyo nasanay ka na. Nasabihan mo na sila. Tama si May, ka mas malaking bagay na naka-work ka kasi yung set, alam mong pwede na magtrabaho talaga. It was a very big sign. Yung unang shoot ko with my friends lang kasi yon. So feeling namin, kinagawa namin yung protocols namin, tama pa rin. Pero for a big network to actually, you know, work again ng ganito na dire-diretso, and sana makikita nyo naman yung kinalabasan na parang walang pandemic, parang we made sure of that, yung quality na lalabas eh hindi mukhang naka-lockdown. Malaking tulong sa utak namin yun, sa totoo lang. Alam ko na next shoot ready na ako uli, hindi na ako matatakot, especially kung sa GMA din, alam ko na sinusunod namin lahat yon. Pero tama rin si Yas, ang pinaka mahirap yung pag-uwi na nakakulong ka sa kwarto. Malungkot siya kasi ako yung bintana, ang quarantine area ko yung kwarto ni Aki, so si Aki sa kabila, so pag uwi ko yun wala nang laman yun. Yung kwarto ni Aki nakatapat sa labas ng bahay, so nakikita ko sila lahat naglalaro, andun lang ako sa bintana, nanonood lang ako, hindi ka kasali. Tapos masaya sila dun ka nabubuisit eh, ba't sila masaya, wala ako, so diba, tapos pag tapos pag umaga, minsan, pag habang wala sila, lalabas ako. Para lang magpapahangin lang ako. Lalabas ako doon. Lalabas si Summer. Tapos tatakbo siya palapit sa'yo, tatakbo ka palayo. Kasi hindi siya pa yung lumikit eh. Maano, nakakalungkot. Pero, syempre, safety nila yun. Eh, diba? Actually, sinabi namin nila Ben yun eh. Ba't namin kailangan mag-quarantine after? Eh, lahat naman tayo doon nakaswab. But again, safety pa rin. Nung nag-negative ako, siyempre, sisingsisi ako na nag-quarantine pa ako. Negative naman pala ako, di ba? Eh, paano ko nag-positive? So, medyo ano siya sa utak eh, di ba? Mahirap siya sa utak. But we're getting used to it. Di ba? Share ko lang. Di ba, first four days, parang kami, uy, okay to ah. Parang time for myself. Ang dami ko nagagawa, ganyan-ganyan. Noong mga day 5, palayo na, parang, wait, nade-depress na ako. Boring na. Sobrang nakakalungkot na. Tsaka naiinis ako na masaya sila. Kasi gusto ko malungkot din sila eh, di ba?